So, ngayon, magluluto tayo ng toge na may tukwa at manok. So, unahin ito natin yung tukwa, apat na piraso, bagyo beans, at carrots na nahiwa na, at syempre manok, nahiwa na rin, at toge, at bawang, sibuyas, at isang chicken cubes. Umpisa na natin. Iprito ang tukwa sa may mantika. Ibuhos muna natin yung mantika. Pagkatapos, kapag mainit na ang mantika, ilagay na ang tukwa. After 5 minutes, ayan, nag-brown-brown na siya. Pwede nating hatiin para maluto yung gitna. Ganyan, ganyan. Hinati ko para maluto siya sa loob. Para magkaroon ng crispy-crispy kaunti. Tapos, prito ko uli siya ng ganyan. Para pantay yung loto. Huwag naman masyadong overcooked. Kailangan medyo brown-brown lang. Tapos, kapag brown na siya, pwede na siyang hanguin. Tapos, yun. Ayan na, brown na siya. Tumitigas-tigas na siya. Pwede na yan siyang anuhin. Itabi. Ang gagawin naman natin ay naitabi na natin yung tukwa na naprito natin. Maglagay tayo uli ng mantika. Bawang. Ilagay ang bawang. Halo-haloin hanggang magiging brown. Ito. Halo lang ng halo hanggang magiging brown siya. Yan. Tapos, sunod na ang sibuyas. Meron pa sa baba, sa gilid. Halo-haloin, hintayin hanggang magiging brown, kagaya ng bawang. Hintayin hanggang brown, kapag magiging brown na siya, ilagay na natin, sunod na natin ang manok. Isunod na natin ang manok. Halo-haloin hanggang maluto. Hanggang mawala ang dugo. Tapos takpan ito. Hintayin hanggang mawala yung sabaw. Hanggang magiging matuyo na. Tapos, ang gagawin ko, habang pinapatuyo ko yung manok, hiwain ko na ang tukwa kasi malamig na siya. Hiwain ng pa cubes. Depende kung gaano kalaki ang gusto ninyong hiwa ng tukwa. Pero sa akin ganyan kalaki, pwede na. Kasi malambot naman siya. Ang init. Ang init, sakit sa kamay. Hiwa ng hiwa lang ng tatlo, tapos ganyan. Ang bango ng tukwa. Ayan na, natuyo na ang yung manok, wala nang sabaw. Isunod na natin ang carrots. Haluin lang siya. Cause there's magic in mamboza. Pagkatapos, takpan. Tapos bubuksan uli after 20-50 seconds. Haluin. Nang haluin. Hanggang haluin. Sunod. Isunod ang bagyo beans. Magbibigay ng kulay at sarap ng pagkain. Ganun din, haluin. Ang hirap maging kusinera. Haluin lang guys, para magano sila.
mag, ano tawag nun, hindi ko na alam, nakalimutan ko na, basta haluin yun na lang. Tapos takpan uli, tapos bubuksan uli, ayan na, nagiging luto-luto na ng kaunti yung ano, yung carrots at saka bagyo beans, ginisa ko lang ng kaunti. Tapos sunod na natin yung toge. Ayan, nilagay ko na lahat yung toge. Madali lang maluto yung toge, kasi malambot yan. Tuko yun, diba? Halu-haluin sila. Yung tokwa. Halu-haluin yung dito carrot, bagyo beans at toge at mayo. Yan, mukhang masarap na. Kapatapos, isunod na ang huwag mo na video yun. Asin. Ay, hindi pala. Isunod na ang nor cubes. Baba na. Isang nor cubes. Kahit anong nor cubes gusto nyo. Pwedeng pork cubes. Pwede rin nor chicken cubes. Yung ginamit ko ay ano yan. Chicken. Parang may corn man sa gitna. Nor cubes. Marami man yan, ma. Asin. Lagyan natin ang asin, guys. Pinakita. Asin, isang kutsarita. At ano, kunting bitsin. Ay, hindi, toyo. Kunting tuyo. Hindi naman nakita, ma, baba mo. Kunting tuyo. There you go. Kuntik lang. Para magkaroon ng kulay. Yan, tama na. Tapos, haluin natin. Oh, wow. Kaya siya. Para maging black. Anong black brown? Black brown. Okay, mami. Ang kunti po. Pulo, lagay na natin yung tuko. Yan. Oh, malastik. Ang sarap na nakikita lang. Muna natin. Ano yung tokwa? Yum. Sarap. Mainit, day. Mamayang muti. Lagyan po muna ng hindi kita. Kunting baba. Ayan. Seaworth Classic. Kunting pak. Kunting. Haluin. Kamay mama. Parang noodle man. Pag dito sa camera. Para lang. Yan, picture mo. Yummy!